Yun, pagkatapos lang ng Chinese music. Music Chinese, no? So bro, ito may order tayo ngayon. Back to orders tayo, no? Kay Mr. Vong Benlesuan ng Negros, no? So isa sa pinaka diehard natin na supporter si Mr. Vong, no? Almost lahat ng products mula sa lahat ng class D natin, meron siya. Speakers, meron din siya, neodymium na ano, meron din siya. Ngayon, try naman daw niya yung ating Viper Pro 18, okay, Brad? So itong design na to, Brad, no? Actually, ako mostly naghahanap ako pag mga products ko, hindi ako nagtingin sa Philippines in the first. So, na first ko to nakita sa Vietnam. And then may nakita ko rin ito sa Indonesia and then also in Thailand. And then lastly nakita ko rin to sa may India. So na-check ako sa market nito, marami na rin pala supplier nito, Brad. Pares-parehas na kami, no? Sticker na lang nagkakaiba. So pero since nga, Brad, no, kailangan ko magkaroon ng streamlined product. Although meron tong available sa market, iba stainless steel yun nandito, yung iba flat na ganito, iba double magnet, no? Papansin niyo, pares-parehas na kami. Since ito yung specs na nagustuhan ko doon sa specific factory na yon, nag-stick ako dito, although available na to sa market. And then, Mekman Audio is for pro audio, no? Hindi ako for battle audio na mostly sa mga paupas. Kaya nga from the beginning talaga is yun ang hinahanap kong products sa paninda ko, okay? And then, this one, Brad, is a ferrite magnet, okay? Let's start with the specifications, no? This is a ferrite magnet, 18-inch diameter, yung nominal diameter ng ating speaker. Okay? And then, meron tayong mga parating din na mage product, mage series na sub for sub application. Kung gusto nyo medyo magaan yung subwoofer nyo. So, meron din tayong parating nun. 4-inch, 4.5-inch voice coil. Okay? BNC design. Meron din tayong RCF design na subwoofer. So, this one, Brad, specs again, no? This is 18-inch nominal diameter. Ang voice coil nito is 5-inch diameter. Yung yung lapad nito, Brad, nitong kanyang magnet is 280 millimeters, no? Yung 18D na tinas natin kahapon is only 220. This is 280. So, ating ano, tayo ng ating panukat. Okay. So, just to prove. Okay. Here. So, around 280 na. Edge to edge. So, 280 millimeters. Tapos, yung thickness naman ng kanyang ferrite magnet here is 25 millimeters na. So, yung iba 20 millimeters lang, ito 25 millimeters, mas mahaba. Also, meron siyang foam dito, no? Pero actually, aesthetics lang naman to. Does not affect the flow of air, no? Pwedeng tanggalin, pwedeng iwan, nasa inyo. Aesthetics lang naman yan. Pero kung ako, suggestion ko lang, tanggalin na lang para mas madaling mag-cool down, no? Mas labas-pasok ng init. May maliwanag ba? Parang ang dilim ng video. Makita na lang mamaya. Okay. So, specification tayo, Brad. Again, no? This is 5-inch, no? Voice coil. Ang kanyang voice coil winding nito is in-out. Okay? In-out siya na two layers in, two layers out. Material niya is SVW, no? Copper. Usually, pag copper for high temperature resistance, no? So, pag mga subwoofer, mas maganda kasi is copper material kasi mas mainit yon, kasi mas matataas yung mga power loading no. Sa mid-high, kung ako talaga magbebenta, no, yung mga products ko are mostly CCAW pagdating sa mid-high. That is because kailangan natin ng aluminum material doon para mas tumaas yung frequency ng mga mids natin. For tweeter, ang the best talaga is aluminum, rectangular, no? Kaya mahal yung mga speaker natin is medyo pricey siya kasi naka-flatware tayo. Yun yung mga high-end, yung mga binibenta ko na neodymium. So, kailangan natin ng aluminum, Brad, no? Actually, ganito ako mag-review ng products ko. May additional na technical knowledge, no? Aluminum, Brad, softer siya, okay? Ibig sabihin, pag softer, mas malambot.
nag-produce ng frequency, ano? Meron siyang chemical composition niya pag nagkaroon ng mga magnetism na kasi. Mas malapad yung, mas broad yung frequency range niya. Kaya nga mas matining siya sa may neon natin na tweeters, no? Mas matining at saka mas mababa din onte. Pag CCAW for mids ko, kailangan ko ng temperature resistance, kaya siya may copper. CCAW pala stands for copper aluminum, no? Copper clad aluminum winding. Meron siyang aluminum para for extra mid frequencies. Okay? And then lahat naman ng aking subwoofer are all copper, pure copper na for higher resistance. Even doon sa aking mga neodymium na speakers na parating, that are all copper material. Because kailangan natin ng mas matibay na current, high efficient electrical, no? For electrical, high efficient electrical transmission, at the same time, high ano din siya sa temperature, high resistance din siya si copper. So yun yung reason. Anyhow, sa copper, sa may sub naman din naman tayo, wala tayong pakialam sa higher frequencies, lower frequencies lang yun. So di natin kailangan ng aluminum doon, okay? So again, this is 1000 watts tested RMS, no? Maximum or peak power niya na is 2000 watts. Kung gusto niyo PMPO, 4000 watts. Ganun lang yung brand, no? This is RMS, no? Hindi siya AES. Normally, AES is mas mataas kumpara sa RMS. Sa mga nagkasabi ng RMS at AES is parehas, hindi po siya magkaparehas. Magkaibang procedure po ang pagtitest doon. Magkaibang method. Si RMS, mas matagal tinetest. Si AES, tinetest ng 2 hours. Kung ma-read nyo po yung specifications, kung paano tinetest yung product speakers, doon nyo po manalaman yung pinagkaiba. Okay? So, be careful lang sa mga products ko. Minsan nagasabi ako RMS, AES. Pero actually, Brad, AES and RMS are the safe power na i-operate yung product. Okay? So, pag sumobra ka sa AES, yung AES kasi tinetest niya during sa, ano, sa maximum, above siya ng, ng median. So, malapit siya sa boundary ng peak. Okay? So, tinetest siya doon sa maximum na power na hindi masisira yung product. Okay? Maximum power na hindi nasisira yung product. Pero below siya ng peak power niya. Okay? Si RMS naman, kaya kasi tinawag na RMS kasi root mean square, ibig sabihin average, no? Kung ang power mo, kung itong speaker mo ay dinesign mo ng 2,000, ano yung gitna ng 2,000, which is 1,000, doon mo siya itetest for a specific period of time, no? Normally, 8 hours ang RMS, ang AES tinetest ng 2 hours. Through pink noise, at marami pang specification ng brand, no? Read na lang yung AES standard natin o RMS testing procedure natin for further information. Yan na naman ubo natin, brad, no? Okay, so back tayo sa power niya, Brad, 1,000 watts. RMS ito, max power niya is 2,000 watts, okay? Voice coil niya is 5-inch, copper winding, 2 layers sa in, 2 layers out. Okay, frequency range niya, Brad, is 40 hertz to 2,000 hertz, okay? So wala naman tayong pakialam dito sa mataas, kasi pang subwoofer lang naman talaga application nito. Impedance niya is 8 ohms. Sensitivity niya is 96 dB. Magnet size niya is 280 by 25 mm. Na-confirm natin niya kanina. Yung net weight nito, Brad, is 25 kilograms. No? So, ito lang problema sa ferrite. mabigat talaga siya. yun eh. Pero sa first sub, kasi ang sub, kasi Brad, kailangan natin medyo warm. No? Especially for, kaya nga, too much explanation na naman ako. Kailangan kasi natin ng worm. Pag sabing worm, medyo ma-base. Subwoofer nga eh, kaya nga siya base, no? Ferrite, no? For mid application naman, talaga is ginagamitan natin ng NIO sa may mid natin. Kasi nga, medyo sharp siya, tsaka precise. Kaya mostly sa mga line arrays natin, makita talaga natin doon is mid NIO. Diba? Kasi nga, mas precise yung ano niya, yung hindi naman siya tatawag na cold, no? Precise lang para sa akin. Tsaka accurate yung reproduction ng music. Unlike sa mga ferrite na midwoofers natin, which is siya ay medyo ma-warm. Kahit yung mga tweeters na ferrite is warm, is medyo ma-bass. So, for full range, again,
nasa inyo yan kung ano pang lasa niya. May kanya-kanya tayong taste. In-explain ko lang sa inyo kung paano ba dapat, depende sa panlasa niya, no? Okay? So, yung, ito yung likod niya, no? Yung back niya is, hindi siya na treated brand. Okay? Which is good for me kasi pag fully treated kasi matigas masyado, ang hirap laruin. Pag nagbabanda, no? Kailangan mo ng soft paste minsan. Ang hirap laruin. Pero yung harap naman ito, ang harap nito is naka-treated naman, fully treated naman siya, full waterproofing na rin. Pero mas maganda ito sa akin. Okay? Yung cone nito, Brad, made in Taiwan. Although this is assembled in China, yung materials ng kanyang cones are from Taiwan imported. Yung Ultra natin, Brad, na Viper 18, medyo mas mahal siya. Yun naman, Brad, yung cone naman nun, Brad, is from Italy naman yun. Delay pa yung shipment nun kasi may pinadagdag akong mga products. Kaya sabi ko, one shipment na lang para makatibid ako sa shipping. Okay, so ito yung aesthetics niya, Brad, sa likod. Okay. Common na common to, Brad. Hindi lang ako gumagamit ng design na to. Ayoko na magbanggit ng brands kasi ang dami. Oh, mapa Cebu, manufacturer. Mapa Rico, bigat ka lang kung balik taran. Okay. Yan. So, ito naman yung front niya, no? Naka-widescreen ako. Ito yan. Yun naman yung front niya. Wala siyang corrugation, Brad. Pero naka-treated siya. Okay. Double ito. Yung spider pala nito, Brad, is double spider ito. Madilim. Wala. Paano ba magkano ng ilaw nito? Mabupuls ako sa cellphone eh. Double yung spider nito. Double winding. Ito yung terminal niya. Ito yung pigtail niya, Brad. Naka-treated. Nakadikit dito. Hindi ko lang makakalala. Ilbi bakit? Nakadikit doon. Meron siyang special glue na ginamit. Okay. Yan. So, magsa-sound check tayo nito, tol. Okay, check ko lang yung winding natin para hindi ano. So, ang gagamitin natin pang sound check na to. Yan, treated to ah. Nakapwede tong ano, may waterproof treatment siya. Laki, bro, daw. 5 inch. Again, made in Taiwan nito. Meron ito yung gasket niya. Plain na pin. Ganda. Gagamit natin pang sound check since ito is 2,500, no? Ano ba gagamitin natin sa tatlo? Yung ano na lang, Black Ultimo natin na D25, okay? On natin yung Black, yung version 1 natin. Okay? Yan, hindi ko to na-review, Brad, kasi nga, nirelease agad yung version 2 dito. Ayun, okay na. Nag-stop na yung relay niya, pwede tayo mag-sound check. Again, pang sound check ko ng soft bass is Zawu. Lagay tayong volume na 9 o'clock muna. Hindi ko alam kung anong channel yung nakakabit kanina. Eh, 10 o'clock na lang. Ayan. Tama ba? Ang 10 o'clock. Ayan. Ayan. Tapos, volume tayo sa mixer. Yung left channel pala. Sound check tayo, pambansang awit ng mga pambansang awit ng mga nagaragatak. Okay, tayo. Pambansang awit ng mga tol. Hard bass check. Hindi ko masagad, Brad, kasi malakas na. Wowie Remix. So, pasok pa rin talaga mga mid frequencies, no?
Sabi. Grabe, excited ako ilagay sa box to. Alam mo yun? Alam mo, sarili kong products na ano ako, na-excite ako. Kaya gusto ko rin i-benta yung products ko kasi, alam mo yun, parang wow. Sana all. Alam mo yun, parang bata na nag-i-enjoy sa mga laruan. Isip bata pa rin si Megman, bro. So, mga tol, just a recap lang natin. Yung specification lang natin, no? Again, ito yung product natin. Yung price nito, Brad, is 7,450. Okay? Yung price niya. Ngayon, minsan papromo siya sa Shopee ng 69, no? Pero right now, ang price nito is 7,450. Yung last stock ko, kinuha na Sir Vong. Ang parating natin nito, kung gusto niyo magpa-reserve, is on September. Okay? So may parating tayo na mga stocks nito sa September, which is in-order ko pa way back on, ano pa yun eh? June ba or May katapusan. Hindi pa nasi-ship kasi nga may pinapatagdag ng products. Okay? So just a recap lang, this is Viper 18 Pro, 7,450 pesos. Is 18 inch nominal diameter. Ang watch niya ba is 1,000 to 2,000. So normally kailangan natin around 1,800 2,000 watts na amplifier to operate this. Okay? Or kahit nga 1.5 okay naman eh. Para hindi ganong bugbog si amplifier natin. Ha? This is 8 ohms, 5 inch voice coil. Sensitivity niya is 96 dB. Yung frequency range niya, Brad, is 40 to 2000 Hz. Pero yung frequency response niya, Brad, no? Yung resonance niya pala is 38 Hz. So, pwede pa siyang bumaba na up to 35, na one step below. So, low bass kaya niya. Depende na lang sa box na tuning niyo kung paano niyo siya dinesign yung box nyo, no? Pag nirun nyo siya sa software with your dimensions. Again, SVW, no? Copper. Hindi ko alam yung full description nito, but this is a pure copper winding. Dalawa sa labas, dalawa sa loob, na layers. So, 2 layers ito. Kasi nga, 8 ohms, no? Normally, for pag dalawang layer talaga, for 8 ohms. Extra specification, yung basket natin is made from casting aluminum. Okay. Glass fiber yung firmer material niya, yung cone material niya is made from Taiwan, imported ito. And then yung cloth material niya, yung surround material niya is cloth, ang spider niya is double, no? But magnet size to 80 mm, 25 mm yung thickness ng magnet niya. Yung Xmax niya ba 10.5. Napakalaki, Brad, no? May alam mo yan. Napaka pwede mong laruin yung low bass niya if kailangan mo sa mga band applications. Voice coil depth niya, yung haba ng winding niya, Brad, is 27 millimeters. Kaya siya mas kahit although single magnet siya, compared dun sa DX natin, no? Same power lang siya na 1000 watts kasi mas mahaba yung coil winding nito. This is 27 millimeters kumpara sa 18DX. Pero same power lang sila, Brad, ng 18DX. And then yung weight niya, sorry, typo, 25 kilograms kasama pala karton, 18 kilograms, ito lang yung unit na to. Okay, so typo yung nakalagay doon sa specs natin dito, hindi natin na-update ko na lang next print ng ng ano natin, 18DX pala yung 25 kilograms, this is 18 kilograms. Yan. Mas tama ito. And then, ito yung signal parameters niya, no? Okay. Minimum impedance na 5.5, resonance
Yung resonance niya is 38 hertz na. Yung VAS natin is 119 liters for 4.2 cubic feet. Okay. Yung BL niya, 33. Yan. Yung dimensions niya, Brad, kasama na rin ito. Dimensions niya. Kailangan nyo sa pagbubutas natin. No? Ito naman yung diameters niya. 8 holes, 7 mm diameter yung butas ng kanyang tools. And then ito yung graph niya, impedance curve niya, no? Okay, ito naman yung kanyang frequency response. Ayan. Directly copy to sa factory, Brad, hindi ko to gawa-gawa. If you need a factory tawag dyan, yung factory niya na parameters or specification ng speakers na to, I can provide you as long as meron tayong non-disclosure agreement. Okay? What else? Yun lang. Sir Vong, thank you again. No? Shout out sa iyo. Supporter, solid supporter natin from Negros. Thank you for purchasing Viper 18 Pro and see you in my next video.